Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan sigurado. Oh, iba na naman yung hoodie natin. Ano nasa likod? Ano nakalagay? Team Raffy Tulfo. Wow! Talaga, mapapawaw ka. Ngayon, papakitang gilas ulit kayo. Gumagaling, araw-araw. Paiba-ibang dance move. At syempre, sinong pumili ng kanta? Alam na this. Yung bang kanta ang kayang sabayan ng kahit sino? Kahit mga thunders, thunderbirds. Mga oldies, but goldies. Ika nga. Eto, sample. Action. Suwabe! Suwabing-suwabe! Ayun! Oh! Diba? Oh! Ayos! Alam niyo mga kapatid, kuminsan kasi yung music, nakaka-change ng mood ng isang tao yan. Pag medyo bad mood ka, hindi maganda yung iyong pakiramdam at nakarinig ka ng music na familiar sa iyo, na mapapainda ka, nag-change yung mood mo. Tulad nito, ganda, di ba? Tulad nito, si Chiang Marks at saka si MJ, tingnan natin. Chiang Marks and MJ. Yes, idol. Sa tingin nyo, yan, kayang-kaya nyo na yan kasi smooth lang eh. Di ba? Oo nga. Eh, oo parang, naman, idol. Parang ano talaga, okay, akmang-akma sa edad namin. Ano ba yung, ano doon, swing, Lambada, ballroom, bogey? Oo, parang ballroom. Today, idol. Pinagandaan ko today. Three stripes sa side, idol. Adidas yan? Hindi, yes. Gucci, idol. Ah, Gucci, okay. Nakuha ko yun, idol, sa sale mo sa Idol Shopping Network. Okay. Meron akong early bird promo. Binigay ni Mar. Okay. Well, sige. Ito muna tayo. Ito yung isang kaso na medyo makakapag-isip kayo ng mabuti at kailangan namin na yung tulong. Baka meron kayong alam dyan at nakikita nyo itong taong nawawala, ipapaliwanag ni Chiang Marks. Ayan. Nako, eto idol, sa una nating kaso ha, missing na magandang sarhento. Nako, nako, sa Cagayan. Naghahanap na kaanak nagpatulfo. May kinalaman kaya rito ang isang mataas na opisyal ng PNP? Ang aming investigasyon, abangan yan mamaya. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, sadyang kadiri lang po talaga ang videong ipapakita namin. Naku, tubig na lumalabas sa gripo sa Pavia, Iloilo, kulay kape. May kasama pang nagsiswimming na uod at hindi lang yan, kiti-kiti pa. Ang resulta niyan, mga kapatid, nako po, maraming residenteng nagkakasakit sa balat, ha?
Mamaya po abangan ang magiging aksyon ni Idol Rafi, kaya sambayan ng keyboard warrior, sumanda na dahil narito na si Mareng MJ! Ay, ay, ay! Hola mga keyboard warrior, this is it! Bakbaka na tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page, pati rin po sa YouTube channel ng 1PH. Share nyo na yan at i-post nyo rin po yung mga komento ninyo sa mga video, mga suggestions sa mga kasong in-action na ni Idol, pati na rin po yung paghingi nyo ng tulong. Pero paalala lang po ha, bawal magmura at bawal ang bastos! Kaya Idol Rafi, ano pa bang hinihintay natin? Salamat, Chamarx at MJ. Siyempre, ang hinihintay ko ay si Kapitana Carol na magbibigay ng warning shot. Yes, 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 Idol! At ito na nga ang aking warning shot kay Kagawad Sunny Cortez ng Barangay 96, Caloocan. Kagawad Sunny Cortez, ay ikaw ngayon ay nirereklamo sa amin nila Jennifer Acero, tatlo silang kataong nagrereklamo sa iyo. Nagbigay sila ng pera sa iyo para magpatulong na magkaroon ng driver's license, magpalakad. Ngayon, Kagawad, 5 buwan na daw nakalilipas, abay, wala pa rin. Baka pwede, Kagawad, Sunny Cortez ng Barangay 96, Caloocan, pakibalik na ang perang halagang 11,400. Kung kaya mong gawa ng paraan today. Dahil kung hindi, Kagawad Sunny Cortez ng Barangay 96, Caloocan, ikaw ang pasisikatin ni Idol sa kanyang mga programa. At ito naman, Idol, ang aking pangalawang warning shot. Warning shot sa Roberts Training and Management. Miss Merly, kayo po. Dahil ito pong reklamo ni Elmin Castro at John Castro, dahil yung kanila pong TOR at Certificate ng Comprehensive Exam ay hanggang ngayon wala pa. 2019 pa ito natapos sa pagte-training sa Roberts Training and Management. Pero hanggang ngayon wala pa ang TOR at ang certificate nila. Gawan nyo na ng aksyon, pagbibigyan namin kayo. Hanggang next week, babalikan ko kayo. Dahil kung hindi, kayo ang babalikan ni Idol. At yan, Idol, ang dalawang warning shot ko sa araw ng Webes. Ano pa bang hinihintay natin, Idol? Carol, bakbakan na, back to you. Carol, yes, Idol. Next time, yes, medyo iksiksian mo. Yes po. Masyado mahaba. Muntik na akong tukin, naghanap nga ako ng panit. Iksiksian po, okay po. Kunti-kunti lang, gano'n. Ha? Okay. Salamat! Sige po. Kapitana Carol! Ngayon punta po tayo sa ating unang kaso. Ilang araw na po namin ginagawanto ng follow-up. Hindi po kami hinto tulad na aking pangako doon sa mga kamag-anak hanggat hindi po natin natutunton itong nawawala nilang kamag-anak. Okay? Na si Master Sergeant Jovelyn Camangeg, isang pulis po na nakadestino sa Lasam, Cagayan. Makakausap po natin si Mr. Jill Camangeg, yung kapatid itong nawawalang pulis. Sir Jill, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Idol. Pakipaliwanag po sa amin para sa mga viewers ngayon ng TV5, kasi kahapon nag-usap na tayo sa radyo. Ano po yung napag-usapan nyo sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Ariel Quilang ng Cagayan? Ano po yung napag-usapan sa tanggapan na yon sa loob ng kanyang opisina? Sir, yung COP po ng Lasam, tinawagan po ako na pupunta kami sa Tagaytay. Kasama ko po yung kapatid kong babae na nandun sa bahay ni Ading Jovelyn. Okay. At magbibigay daw po ng kumping tulong yung PESPO ng provincial. Okay. PESPO is yung police provincial senior officer office, tama? Yun na tayo. Okay, sige po. Dahil dun sa video na naipost ko, kaya yung pinakamataas na PESPO ng Cagayan ay... Sulat nga rin sabi ng PESPO.
pumiling po na kon po sir na matulungan yung mga bata. Okay. So in short po, pagdating po dun sa office, ito po yung PES po, nag-offer po ng tulong, pinansyal, tama? Yes, yes sir. At bakit daw sila magbibigay ng pera? Doon daw po sa batang, dalawang batang naiwan po ng kapatid ko. Okay. At ito po'y naganap sa mismong tanggapan ni PD? Opo, sir. No po. Okay. At bakit niyo po nalaman na tanggapan mismo ni PD yon, ni Provincial Director? Eh, doon po kami pumunta nung nagpatulong kami na dalawang araw po na nawawala yung kapatid ko noon. Yung PES po na sinasabi kanina ni Sir Jill, ang ibig sabihin po noon, Provincial Executive Senior Police Officer. Oh. All right. Now, nakausap niyo na po ba, Sir Jill, yung husband ni Sergeant Jovelyn? Hindi pa po. Hindi pa namin makontak. Hindi niyo po makontak? Ito pong kanyang husband? Yes, sir. Okay. Kasi po, nakontak namin kanina at willing naman daw siya magsalita. So, tinatawagan po po namin sa ngayon. Anong pangalan ng husband? Bigyan niyo ako ng papel. Okay. Ito pong si, pakibigayin sa akin yung pangalan ng husband, si Major Gerald Birong. Husband. It's not ex kasi kasal pa rin sila. Tama bang spelling nito? You sure? Tama yung spelling? Okay. Major Birong, magandang umaga po. Ah, wala pa. Alright. Para sa kalaman po ng manunood, marami po kami natanggap ng mga text messages unknown. Ayaw po magpakilala. Na itinturo po si Colonel Ariel Quilang, ang Provincial Director ng Cagayan, na may kinalaman di umano sa pagkawala nitong si Sergeant Jovelyn. At kami po ay pinadalhan din ng exchange of messages, chat, sa pagitan ni Sergeant Jovelyn at ng isang nagangalang Gomgom. Si Gomgom po ay si Police Corporal Gomer Maximo ng Mobile Force Company, na di umano ay driver po ni Colonel Quilang. At doon po sa mga exchange of chat ni Gomgom and ni ni Master Sergeant Jovelyn, mukhang may tinutulay itong si Gomgom. Although hindi na mabanggit doon ang pangalan ni Colonel, pero meron siya itinutulay at siya yung namamagitan doon sa hindi pagkakaintindihan ni Jovelyn at kung sino man yung tinutulay ni Gomgom. At meron mga text, may mga text doon na kung saan nagbabanta na si Sergeant Jovelyn na ipapa-ombudsman niya kung sino man yung tinutulay ni Gomgom. Okay? Then, after that, missing na si Sargento Jovelyn. Major Gerald Birong, magandang yes. Umaga po, Major. Yes, po, magandang umaga. Magandang umaga din po sa ating mga takapkinig. Kayo po yung husband ni Sergeant Jovelyn. Yes po, sir. Dati po, dati. Okay. Pero hindi pa kayo anal? Yun po, sir. Hindi pa po kasi. Okay. Sorry, sir. Direct to the point po ako. Meron kasi kami natanggap ng mga messages na yung inyo pong bunsong anak ay hindi rin po sa inyo yun, bagkus yung po daw anak ng isang mataas na opisyal ng PNP. Yes po, sir. Yes po, sir. Confirm niyo po yun? Sort of po, sir. May ano po, may information nga po ako and then may nag-advise din sa akin na ipa-DNA nga daw po yung bata. Okay. Hold right there. Hinamon ko po si Major, si Colonel Ariel Quilang na ipa-DNA test yung bata kasi yun po yung nakalagay sa mga messages na tanggap namin. Nung una po, pumayag si Colonel Quilang and then the following day, sabi niya hindi na siya magpapa-DNA test dahil voluntary naman daw yan at ayaw na niya. So hindi natin siya mapilit. Yes. Okay, so, pero napag-usapan niyo na po
ni Sergeant Jovelin yung tungkol sa bata, kung sino yung tatay noon, kung sino pinagsuspetsyan yung tatay? Hindi naman po, sir, kasi halos 2.5 years na kaming hiwalay nung dati kong asawa, sir, no? And no communication at all. And then, pag nagpapadala na lang kasi ako ng sustento dun sa panganay ko, is through my mother na. So, pinapadala po sa remittance centers para at least kahit paano may ebidensya po tayo na nagpapadala nga po tayo. Okay. Oo. And yung pong bunsong anak, na pag-usapan nyo yung bunsong anak nyo, kasi kayo pong nakapangalan sa birth certificate. Yes, sir. Wala naman po kaming napag-usapan regarding yan, sir, kasi wala na kasi po kaming communication. So, ibig sabihin, yung bunsong anak, ipinanganak nung hindi na kayo nagsasama? Ni Sergeant Jovelin? Oo, sir. Ganyan nga yung nangyari, sir. Oh, ba't mo inako? Bakit mo inilagay yung pangalan mo doon sa birth certificate kung hindi pong pala anak yon? Actually, sir, no, pamang katotohanan na lang po tayo, no? Okay. Ang isa din kasing rason kung bakit nag-iwalay kami is yung attitude problem. Ayaw ko kasi ng gulo, sir. Wala parang ganyan, sir. At nag-threat, mga ganyan yung mga ugali kasi niyan dati, sir. Sino po, ano po ang pinakadahilan? Ba't kayo nagkahiwalay ni Sergeant Jovelin? May mga information din po kasi na nakakalap kung siya pa ay assign ng Ilagan Police Station. Ilagan Isabela, okay. Yes, sir. May mga nagbibigay ng information sa akin, sir, na ganyan nga daw, sir. May mga nangyayari ganyan. So, ako, sir, pagka... May nangyayari? Sino po? Kanino? Ano po yung nangyayari? Hindi naman po, hindi ko naman totally caught in the act, pero may mga informations lang po na dumarating sa akin na may ginagawa na nga daw ang kabulastugan, si Jovelin. Okay. Kaya doon po, umayaw na ako, nakipag-iwalay na ako sa kanya, and then wala naman kami naging problema. Okay, so Major, sorry ha, direct to the point po ako. May kinalaman ba dito si Colonel Ariel Kilang sa paghiwalay nyo? Actually, wala naman binanggit yung sakit kung sino yung karelasyon niya, sir, no? Pero as far as I know, sir, siguro, maybe, pero not to the point na ituturo ko talaga siya, sir. Apo. So, ang sa akin lang sana, sir, sana magkaroon lang any form of impartial investigation sa nangyayari dyan ngayon. Kasi nga po, kahit pa paano naman, sir, pinapanood ko itong programa nyo through YouTube kasi nga hindi ko napapanood yung program nyo live dahil nga po may schooling ako ngayon, sir, may training ako. So, inaantabayarin ko yung program nyo through YouTube, napapanood ko kung paano nyo ini-interview yung chief of police, paano nyo ini-interview yung kapatid. So, parang may influence kasi investigation, may nangyayaring influence sa investigation. Bakit hindi man lang masagot ng chief of police kung ano ba yung isasagot niya sa isang simpleng katanungan? Bakit ganun? Bakit yung kapatid parang hindi cooperative? Bakit yung kapatid parang ikaw mambibig? Mga ganun pangyayari yung naobserbahan ko, sir, ba? So, ang hiling ko lang sana is magkaroon ng impartial investigation regarding sa incident para naman at least lumabas ng katotohanan at para hindi madamay kung sino yung walang kasalanan dito sa incident na ito. Correct. Okay. Now, yes, sir. Bubo na tayo, Major. Kilala niyo po si Police Corporal Gomer Maximo alias Gomgom? Sir? Si Police Corporal Gomer Maximo. Kilala niyo po siya, sir? Si Gomgom? Hindi ko po kilala yan, sir. Pero narinig niyo na po siya. Sir? Narinig niyo na po yung pangalan niya kasi taga Mobile Force Company din po siya. Hindi. Never ko po pong narinig ang pangalan niya, sir. Ngayon ko lang po narinig yung pangalan niya, sir, nung pinapanood yung programa niya. Okay. Ano po sa inyong palagay, bakit po nawawala ngayon si Sergeant Jovelin, yung inyong pong wife? Okay, sir. Regarding with that matter, sir, no, kasi narinig ko din sa programa ninyo, sir, yung regarding dun sa chat messages. Apo. Na chat ni Jovelin dun sa alias Gompong na yan. So, apo. Parang threatening kasi yung chat, eh. So, pwede siyang gawing basis or pwede siyang gawing kumbaga, doon tayo magsimula, doon
Doon gagawin yung ano, yung simula ng investigation. Correct, correct. Okay, bakit siya nawala, sir? Bakit ganun? Kasi tama. May threat na, sir, eh. Correct. Kasi Major, alimbawa ito, wala akong ginawang masama sa kanya. Ito po'y text ng inyong wife, chat, doon kay Gomgom. Yes, sir. Wala yes, akong ginawang masama sa kanya. Meaning, kung sino man tinutulay ni Gomgom, wala man lang konsensya sa anak niya, lalaki pa, papaano kung ang ibigay na karma ng Diyos sa kanya, mamamatay anak nila ng asawa niya. Mabait ako sa mabait, pero kung tarantado ako, kahit na nakataya ang buhay ko, okay na rin sa akin na mawala ako. So, yes, sir. Oo. May pinapasamahan ka na tao dyan. Opo. So, and then, nakausap po namin kahapon si Gomgom. Nakausap po namin yung investigador. Nag-imbesta kay Gomgom. Yun nga po yung sinabi nyo na kulang-kulang po, hindi ako masagot ng diretso. At ang sinabi ni Gomgom, he was the last person na nakita po ni Jovelyn before she was gone missing. Kaya raw hiniram ni Gomgom yung sakay ni Jovelyn para magpadala ng pera, at hindi sinabi kung sino papadala ng pera, was because bago raw kasi sakyan ng misis mo, kaya nagka-interest si Gomgom na hiramin hanggang doon lang. And then hindi na po in-explore pa ng investigador yung tungkol sa hiraman ng kotse at anong relasyon niya talaga kay Jovelyn tong si Gomgom, bakit parang close sila, etc. Okay? Makakausap ba natin si Cam Krame? Si General Usana? Okay. Sandali lang po, Major. General L. Di Brandi Usana ng PNP. General, magandang umaga po, General, sir. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Rati, at sa inyo po mga tagapag-subaybay. Magandang umaga din po. Nung mag-uusap po tayo, General, hindi ko pa identified, hindi ko pa kilala labis kung sino itong si Gomgom. Pero ngayon po, Sir, na pag-alaman namin na siya po ay si Police Corporal Gomer Maximo, taga Mobile Force Company, PPO sa Cagayan. And di umano, siya po ay naka-detail as driver ni Colonel Ariel Kilang. Yan ho ba'y na-verify nyo, General? Actually, immediately after po nung nagkausap tayo, sir, sa the other day, tumawag na po ako agad sa regional director ng PRO2, si Police Brigadier General Aldi Nieves. Opo. At ipiniliwanag ko nga po yung initial information about this incident na mismo yung policewoman nga daw ay nawawala. Opo. At nabanggit ko nga po ang ilang mga personalities sa kanya. Opo. Kagabi po, tumawag siya at nag-feedback. Nakakuha sila ng ilan sa mga dokumento, mga impormasyon in relation to the information na rin na naishare nyo sa akin, sir. Opo. I therefore provide the instruction to the regional director na henceforth magkaroon sila ng pagkakaroon ng inquiry kung ano ba yung punot dulo nito pong pangyayari sa pagkawala ng policewoman. So I might as well request program, sir, kung pwedeng matawagan nyo ang office ng regional director dahil iupisan na rin po nila ang pag-inquire dito sa kaso. Okay. General, sorry po. Wala pong gustong makipag-usap sa amin. Dati po, cooperative po itong si Colonel Kilang. And ngayon po, lahat po, from Chief of Police to the PD, to the RD, they don't want to talk to us. Ito pa po, General, suggestion ko. Kasi po, si Gomgom, he was the last person na nakita po ito pong si Sergeant Jovelyn at nakipagkita siya before she was gone missing. Therefore, ang suggestion ko lang po sana, General, if you will, bakit hindi po natin obligahin itong si Gomgom na mag-report sa Cam Krame and then kasuhan siya, I don't know, magkonsulta ho tayo sa mga abogado dyan sa PNP at baka pwedeng meron maikaso sa kanya, circumstantial evidence, because he was the last person na kausap ni Jovelyn, plus itong exchange of chats na medyo threatening pa yung mga ibang chat ni Jovelyn. And then after na mahiram niya yung kotse ni Jovelyn, then sabi niya sa mga investigador, nawawala na si Jovelyn. So through Gomgom, baka meron ho tayong makuhang impormasyon na importante sa investigasyon na ito, General. What do you think? Well, I guess with the information that I got from the regional director po, he made mention also of the fact na person of interest nga po itong provincial director ng Cagayan. Apo. So among others, nakikita ko naman yung objectivity ng kanyang layunin na ma-determine din kung ano po nangyari dito po sa usaping to. Apo. So umaasa din naman ako na at this level, magagawan po ng regional director yung paraan kung ano pong information na kakailanganin ng pamilya ng biktima kung meron man pong mga pangyayari na hindi pa natin alam sa policewoman.
at makapaghayag na rin sa inyong programa kung anong update po dito. Apo. Pwede ba, General, maimbitahan po si Gomgom dyan sa Kamkrami at kakausapin po ninyo o kasapin ni Chief PNP o sino pong pwede makiusap dyan sa Kamkrami? Pa, kasi para sa akin, marami pong masasabi itong si Gomgom kung talagang pipigain lang, pasensya na po sa word, marami po itong mailalabas na mga impormasyon na mahalaga sa ginagawa nating investigasyon ngayon. We'll call the attention of the regional director kung kailangan samahan or papuntahin dito si Sergeant Gomgom, no? But again, kung kakailanganin din po, hayaan po natin ang level ng regional director na maimbestigan to. Kung sakali mang makikialam ang national headquarters, yun po ay sa assumption na hindi mapigyan pansin ng regional office yung usapin po ito. Opo, opo. Kasi nga po, sir, ang aking pong pagtansya, kapag napiga po itong si Gomgom at na-corner na po siya, nakahon na po siya, then magsasalita na po siya kung sino po yung tinutulay niya dito po sa mga exchange of chats nila ni Sergeant Jovelyn bago siya naging missing. We can just assure our people na kung na-mention na rin ho ng ating regional director, person of interest, si yung PD, si Colonel Ariel Kilang dito sa usapin to, rest assured na maibibigay po yung anumang update sa pagkakandak ng investigation. At ang regional director naman, nag-assure po sa akin na tumawag na po siya ng mga 10:30 ng gabi. Opo. Just to manifest na binibigyan niya po ng interest ito pong kaso ito. Opo. Last na lang po, General Sir. Baka pwede pong ayain po ninyo just to clear his name. Kasi po sa amin pumayag and then later on tumagi na po siya. Sa nakikita ko po, base po dito sa napakakapal po ng mga dokumento, exchange of chat between Gomgom and Sergeant Jovelyn, yung bata po, ilang beses nabanggit dito, yung bunsong anak ni Jovelyn, baka pwedeng yayain po si Colonel Kilang na ipa-DNA test po siya at yung baby. Kung pumayag siya, kasi voluntary lang to. Pag hindi siya pumayag, then alam niyo na po siguro yung mga susunod na move ng PNP. Yun lang po, General, suggestion ko lamang po. Yes, sir. Maaring part ito ng body language niya, bakit hindi po siya magpa-DNA kung kinakailangan no, no? Nabanggit ko rin po yung sinasabi ng bunso or anak na Apo. Bata ng policewoman Apo. Kay regional director ng Pro 2. So, part po ito ng mga kinukonsider nila sa pagkalat ng mga impormasyon. I therefore defer to po muna kay General Nieves. Kung sakali man po na may mga kailangan kaming punan, then we will situate na makapasok po ang national headquarters po. Great. Okay, sige po. Okay lang po ba, General, kung babalikan po namin kayo next week para kumuha po kami ng update sa inyo, sir? Yes, sir. We'll do that po. General Ildebrandi Usana, PNP spokesperson. Maraming salamat po, General Sir. Salamat din po, sir. Thank you po. Balikan natin ngayon si Major, yung mga si Aspad. Yes po, sir. Major Birong. Yes po, sir. Alright. Next week, babalikan po namin si General Usana, Kamkrami. Hopefully, meron po tayong bagong development dito sa kaso. Okay? May pagtulungan po tayo sa ating PNP. Sana kayo din po magipagtulungan din sa investigasyon para mahanap po natin yung inyo pong wife. Okay, sir? Yes po, sir. Yes po, sir. Ang nakakalungkot nga lang dito, pasensya na, nagkikinig pa rin si Jill. Jill? Yes, sir. Hindi lang po ako nakakapansin nito. Maging ang napakarami po mga netizen, mukhang malamya po kayo. Sorry, sir, ha? Mukhang wala po talagang gana. Pasensya na, sir, ha? Ito po sabi naman ng netizen, kumbaga, iksiin ko lang. Wala daw kayong gana sa paghahanap sa inyong kapatid. Ang nag-i-interest lang daw talaga kami at ito na ngayon, itong husband. Hindi po. Wala pong katotohanan ng gana. Malamya kayo. Hindi po. Alam niyo naman po, sorry sir, alam niyo naman po from the start na person of interest si PD, and yet kayo po'y pumunta sa kanyang tanggapan para tumanggap ng ayuda. Yun po siguro, medyo na-turn off po yung ilang mga netizen. Pero, however, naipadala ko na po yung 100,000 pesos na promise ko po sa inyo. Ano po? Napadala yes, po. Right? Nandiyan na sa inyo yung 100,000. At kaya ko pinadala yon para yung 25,000 na ibinigay po sa inyo ng tanggapan ni PD, pwede nyo po maibalik yon. In that way, hindi po kayo maging indebted sa kanila.
Kasi nga sir, kung tumanggap kayo ng pera sa kanila, then there's that possibility na maging clouded na ang judgment ninyo, eh tatamlay na talaga kayo dahil nakatanggap na kayo ng ayuda mula sa kanila at meron pang promise na more money to come. So, kaya nga po sana with that 100,000 I gave you, eh that's good enough na para kayo po ay hindi na muna kailangan tumanggap na ayuda from any source. Okay ba sa inyo, sir? Yes, sir. Para another, sir, isa na lang, sir. And I want to be honest with you, sir, and be honest with me. Kung hindi po kayo interesado, kung kayo po ay napipilitan lang, at any point in time, dito po sa investigation na ginagawa po namin, pakipagtulungan sa mga polis, na walang po kayo ng gana, then just let us know, kami po ay atras. Ito pong binibigyan namin tulong, wala namang pong pilitan to, Sir Jill. Hindi po, eh, kailangan namin talaga mahanap ng kapatid ko. Okay. Okay, so, go pa rin ho kayo. Kasi sir, yes, sir. We yes, can only sir. Do so much. Kung hindi po interesado yung mga kamag-anak, then so are we. Okay. Sergeant, I mean, Major Birong? Yes po, sir. Yes. Okay ba sa inyo na, kasi ang unang lumapit sa amin tong si Sir Jill, and then later on mukhang naging matamlay na, malamya. Okay ba sa inyo, Sergeant Birong, bilang husband, na kami po'y tumutulong sa kaso? Yes po sir, 100% willing akong tumulong para sa progress po ng kaso na yan. And at the same time, willing ko kanina, magsasagawa, kumbedyo po sana, may hakbang po tayo noon na kumuha ng isang impartial investigation since alam po naman natin na ang may hawak ng kaso na ngayon yan is under the Lasang Police Station, which is under the jurisdiction of the provincial office. Mm. Yun po yung concern ko sir, kasi nalaman ko po kasi na nawawala yung si Sergeant Kamangig sir, no? February 21 kasi may dumating na letter sa bahay sa Tugigaraw. May bahay din po kasi ako sa Tugigaraw sir. So, my mother informed me na yun nga na may dumating daw na letter. Ngayon nga daw kung si Jovelyn is nawawala sir. So inimbitahan po ako ng Lasang Police Station para kunin yung panic namin. So sabi ko, bakit ako pupunta? So bakit hindi mo muna sila mag-imbestiga? Hinanap na pa nila. Yung mga ganong bagay, sir, bawala sila may establish na kahit na ganun. So, sir, sir, sorry, sir, before maubusan tayo ng oras. So, I just want to make it clear. So, okay po sa inyo at interesado po kayo na kami po ay tumutulong na ma-resolve itong kaso at hanggang sa mahanap po itong si Mrs. nyo. Okay sa inyo yan? Yes, sir. Much more than willing, sir. Para okay. Matapos na po itong gulo na ito. Okay. At, sige. Din madamay yung mga walang kinalaman. Good. Let's leave it at that. Okay, when you say walang kinalaman, kayo po, parang binibintangan ata. Parang ganun, sir, kasi dun nga dun sa napanood ko, sir, nung unang video, nung program nyo, sir, hindi ko po lubos maisip na bakit ganun na lang yung sinasabi ng Jill Kamangin na yan sa akin. Okay, sige, sir. Sir, kung kayo po ay interesado, then we need your cooperation para ma-clean na rin po yung name niyo. Okay, sige po sir, in the next few days, tayo po yung magkukuntakan, mag-uusap-usap, back and forth. Okay sir? Yes sir, yes sir, copy sir. Salamat po, Police Major Gerald Birong. Yes. At Mr. Jill Kamangeg? Nasaan yes sir, yes sir. Okay ka lang? Yes sir. Sure? Medyo open lang sir. Medyo masakit lang yung sinasabi nilang concept na parang hindi ako interesado. Kapatid ko yun, sir. Okay, good. Good. That I want to hear. Yan po ang gusto ko marinig. Kasi pasensya na po, sir. Ha? Yung mga netizen ko, minsan hindi mo masisisi. Kasi binabasa po nila yung body language, yung facial expression, lahat-lahat habang pinapanood po nila yung programa natin. Di po ba? So hindi mo na sila masisisi. Ang ngayon, sir, naging emotional ka na, then that's exactly what they're expecting from somebody na nawawala ng kamag-anak. Now, you're doing it right. Okay, sir? Let's leave it at that. Sige, sir. Magtawagan pa ulit tayo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo, Sir Jill. MJ, anong sabi ng netizen? Ako, idol. Siyempre, yung mga netizen natin, ano, marami talaga silang saloobin tungkol dito. May sarili silang investigasyon na nilaunch. Pero, idol, bago lahat-lahat po sila, no, napakadami nga nagsabi na nagtataka sila dun sa kapatid. Si Malumi Umala, yung kapatid yung nag-i-interview, parang hindi sila apektado, parang walang nararamdaman. Just saying. At eto naman sabi, no, si Only the Brave, kahapon pa yan, ha, na parang toot
ayaw kumibo na walang alam. Bugok yan na kapatid. Si Rolly Binasoy, nako, ginudge na. Sabi mo, karaw pera. Hindi pa natin alam yan, ano? Pero yun ang sinasabi nila. At si Cesar Lacro, sabi niya, yung kapatid para may alam, ayaw magsalita. Puro ganun, idol, yung nakikita natin ng mga comment related dito sa reklamo na ito. Pero dito, no, sa ating YouTube, si Jovan Nakila, mga guilty yan, idol, kaya ayaw magsalita. May ginawa silang masama. Yan sila. At syempre, talagang ayaw, gusto nilang antabayanan kung anong susunod na kabanata para rito, para mahanap ang ating napakagandang ano, no, miyembro ng pulis. Yan ang sabi ng ating mga keyboard warrior idol, Rafi. Back to you, dyan sa studio. Maraming salamat, MJ Marforet. Magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado po yun, sa Rafi Tulfo in Action. Makausap po natin si Joy Moreno at Mark Anthony Padua. Kano ano kay Tony Paul Padua? Yung ating producer. Okay, magkasama na sila ngayon. Ah, ang nireklamo ay si Marites Macam. Yung sa video kanina na may babae nag-urimentado, yun yung si Marites Macam. At sinasaktan ay si Mark Anthony Padua. Dati niyang kinakasama, ex niya. Okay, pakita ulit natin video, yun. Now, Mr. Mark Anthony Padua, magandang umaga po, sir. Good morning din po. Ito pong si Marites ay ex ninyo. Apo. Yung kasama nyo ngayon, katabi nyo, ito yung present nyong girlfriend. Tama? Apo. Pakipaliwanag po sa amin yung nangyari sa video. Ano po yun, sir? Pumunta po siya doon kasi siya po akong sumama ulit sa kanya. Gusto niya sumama kayo ulit sa kanya, magkabalikan kayo, ganon? Parang ganon. Pero anong dahilan bakit to kayo nag-break? Kasi yung gap kasi namin medyo malaki. Kaya parang ano. Okay. Yun yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay dahil malaki ang gap ninyo, hindi kayo nagkakaunawaan. Nagkaroon po kasi ng ito, yung bago na rin po. Ah, meron lang po kayong bago. So, in other words, hindi po siya makamove on, kaya po siya nagwawala. Parang ganun po. Okay. Ano po yung lugar na kung saan nagwala siya? Bahay niyo o bahay niya? Bahay po ni nila Joy. Bahay po namin. Okay, nanugod siya. Edi, trespassing yun agad-agad. Doon pa lang. Yes, sir. Yes. Okay. At ang balita ko, itong si Marites ay may asawa. Opo. Oy, ba't mo pinatulan na Sir Mark kung may asawa pala? May problema ka rin. Underage pa po ako ng mga time na. Ilang taon po kayo nung una kayo magkakilala ni... 17? 17 ka. Ilang taon nung si Marites? Nasa 30 plus po nung time. Ang laki nga ng difference. Okay. Oh. Ma'am Joy, ano po naging reaksyon nyo? Nandun ba kayo nung magwala itong si Marites? Opo, nandun po ako sa bahay namin. Buntis po ako nung panahon na sumugod siya. Okay. At nandun din po yung kapatid ko na 10 years old na nagwala-wala siya doon. Nakita niya po lahat ng karahasan na never po ginawa ng magulang ko. Never po namin nakakitaan ng karahasan yung magulang ko pag nag-aaway sila. Yun po ang kinakabahala ko. So, ano po ang ginawa nyo? Nandun pala kayo nung habang sinasaktan itong boyfriend yung si Mark? Buntis po kasi ako nun, idol. Kaya... nag-video po ako para ebidensya, tsaka dinerecho po namin sila sa barangay pagkatapos po nun. Nagtawag po kami ng mga guard at barangay. Ah, okay. Tama yung ginawa nyo. Hindi kayo nakihisali doon sa gulo. Bagkus, agad-agad kayo tumawag ng barangay para isumbong siya. Good. Sandali lang po, ma'am. Kausapin natin doon si Marites. Madam Marites, magandang umaga. Good morning po, sir. Ma'am, alam niyo na po ang dahilan kung ba't kami napatawag. Opo. Ba't niyo ginawa yun po, madam? Alip po. Ganito po yun, sir. Yan si po si Mark. Naglayas po yan galing Pangasinan. Okay. Tapos po, may pamilya po ako. Ilang beses ko po yan pinauwi. Okay. Marami po ako ipoproof sa inyo na ayaw niyang umuwi. At saka po, bakit po tumagal po siya sa akin ng 17 years? Ngayon okay. Po nakakuha lang po siya ng babae niya. Ugas niya po ako sinira. Binaw niya po ako sa utang sa credit card. Ang dami niya pong minalda sa pera dahil sa babae niya. Pinabayaan niya po kami mag-ina. May anak ko ba kayo? Basta ako. Pero po. Marites. Kaya po ako po. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Gusto ko lang pong linawin
tungkol doon sa kasong pinag-usapan natin kanina, tulad po ng stand ng ating PNP, si Colonel Kilang, yung PD, siya po ay person of interest lamang. He's not still a suspect. There's a difference between a suspect and a person of interest. Person of interest, siya po ay pwedeng makapag-shed light sa kaso, makapagbigay linaw sa kaso. That's why the PNP is interested of talking to him and getting a statement from him. Yun po yung ginagawa din namin sa kanya. Kahit na po siya ay suspect, halimbawa na lang, still, he is considered innocent until proven guilty in the court of law. Sa ngayon po, siya po ay kinuturing pa lamang si Kilang Kilang as person of interest ng PNP maging kami rito sa Idol in Action. Okay. Now, umpisa na natin. Round 1. Napigayan ng tulong. Okay. Hatid sa atin ang Amazing Pure Organic Barley. Ito ang naming 66 sa vitamina, minerals, micronutrients at fiber. Diyos ko. Mas marami pa itong vitamin kaysa C, kaysa sa orange na prutas. Pampatibay na immunity, panlaban sa stress at pangihina. Feel amazing at bilhin na ng Pure Amazing Organic Barley sa website o sa liti mong distributors ng IM Worldwide. Pero bago niyan, Chiang Marks, paano ba ito? Yes, Idol, mga kapatid, tatlo sa ating mga keyboard warriors ang may chance ang mabigyan ng limpak-limpak na tulong. Araw-araw kasi may tatlong rounds tayo kung saan tig 10,000 pesos ang ibibigay. May paningit pa na 5,000 pesos at 3,000 pesos. Bawat isa ilalagay sa mga envelope na may markang Ayuda 1, Ayuda 2, at Ayuda 3. Papipiliin ka ng isa dyan pagkatapos ay may 3 minutes ka para mag-budget ng iyong gustong mga bilhin. Pero eto po ang catch, walang clue kung alin sa Ayuda 1, 2 o 3 ang naglalaman ng 3,000 pesos, 5,000 o ang pinakamalaking ayuda na 10,000 pesos and up. Kung kayo po ang maswerteng matatawagan, tatlong M ang dapat ninyong gawin. Ang mag-mute, makinig at manood. I-mute ang inyong TV para mapakinggang maigi sa inyong telepono ang mga sasabihin ni Idol. At manood dahil nagbibigay ng clue si Idol kung malapit ng sumagad sa pondo o kung matatapos na ang iyong 3 minuto. Saka naman i-reveal kung ano ang laman ng napili mong ayuda. Kung sumobra ang iyong binudget, abay sorry pero better luck next time. At makakarga sa susunod na round ang dapat sana ay panalo mo. Kung hindi mo naman naubos ang nabunot mong ayuda, ikakarga na rin sa next round ang sobra. Okay, maraming salamat, Chiang Marks. Well said. Ngayon, umpisa na natin. Pasok, envelope, arra! Yun. Ngayon, mataas. Sumobra na tayo sa 100,000. 109,300 ang pop. Of course, mag-reset ang laki. Ranet. Lapit na dito, tawag na. Tawagan na natin. Sino kaya matapang? Ha? At maswerte makakuha nito. Kailangan may kombinasyon ng swerte at tapang. Kung hindi ka matapang, wala din. Kailangan marunong ka rin mag-take ng risk. Calculated risk nga lang. And kami lang bahala magbigay ng clue para matansya nyo kung ano ba dapat ang inyong gawin. Sulong o urong? Okay. Sino to? Ma'am Mary! Yes, sino po to? Ah, ako po, eh, naghahanap po ng kapenpal. Pwede ba tayo penponpal? Sino po to? Ma'am, Ma'am Mary. Opo, ako nga. Ah, anong ginagawa nyo dyan ngayon? Don? Ah, anong ginagawa nyo? Ako po, nag-ano, ay si Idol, Idol Rafi. Ba't mo alam na ako yun? Ayun po, happy birthday, Idol. Ma'am, bukod pa yun, ma'am. Ma'am, pakihinaan po yung TV niyo, ma'am. Nanunod niya si ma'am, ano? Ma'am, pakihinaan po yung TV. Pakihinaan, ma'am. Opo. Huwag yung patayin, ma'am. Huwag yung patayin. I-mute nyo lang. Kailangan nyo yan para makita nyo yung mga kilos namin dito. Okay? Sige. Opo, ma'am, pakimute. Yan. Ma'am Mary, taga saan po kayo? Taga sa Agustin po, Novaliches. Novaliches. Opo. Novaliches. Saludin po kami sa inyo. Okay, ma'am. Envelope 1, 2, or 3? Ma'am, paki-mute. Pakihinaan pa. Hinaan pa, ma'am, yung TV. Opo, hinaan na po. 1. Okay. Opo. Bibigyan namin kayo ng clue muna, ma'am, ha? Ayuda 3, envelope. Sige, kilos ka. Pakita and then action. Uy!
Naku, 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 mapapasayaw ako neto eh! Music Maestro! Okay. Wow. Okay, yan ang clue ha. Clue sa 3. Clue sa 2. Ayaw na 2. Ma'am Mary! Ngayong araw, huwag mo na tong ipaagaw para ikaw ay mapahiyaw, mapasayaw at aw, aw, aw! Yahoo! Okay. At syempre, ayuda one. Wow, ate! Birthday na ni Idol bukas, kaya salamat sa pagpili! Okay. So, ma'am, sigurado ka na ba? Sa one ka? Bigyan kita 10 seconds pa kung gusto magbago. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 3 na lang po, 9, 10. 3 na. Opo. Okay, matapang ka, ma'am? Medyo. Ilang taon na po kay, ilang taon na po kay madam? 62 na po. Ah, senior na si ma'am. Okay, okay. Ilan na po apo niyo, ma'am? Pito po. Ah, lola. Lolang lola talaga si, ano? Opo. Lola Mary. Opo. Lola Mary. Eh, malay mo, baka swerte mo na ito. Araw na ito, mga 109,300. Or baka ito po yung medyo malas yung araw at kayo po'y mabokya. Depende lang po sa diskarte nyo. Okay? Opo. Sige, ma'am, ha? Umpisa na natin. Opo. Alam niyo na po yung laro dito, ano? Huwag lang kayong sumobra at dapat timing din kayo sa oras para makuha niyo po yung maximum na amount. Okay? Apo. Sige. Apo. Trina, ngayon, anong una natin gustong gawin, ma'am? Anong bibilihin? Timer starts now. Ma'am, go ahead. Lola. Ano po? Lola. Ano pong bibilihin? Apo, Lola. Pakibilis, Lola. Sayang, oras. Grocery po. Magkano po, magkano po, Lola? Mga 20,000. Oh, yeah, stop. Okay. Sure ka, Lola? Sure ka? 20,000. Sandali lang. Opo. Kasi pag ito'y 3,000, bokya ka na agad. End of the game. Pag itong 5,000, bokya ka pa rin. End of the game. Pag ito po yung 20,000, then tuloy-tuloy tayo at makukuha mo lahat. Depende. Okay sa'yo? Naintindihan niyo po. Meron pa tayong 2 minutes. 20,000 ba talaga ang gusto nyo? Higher po pwede. Higher pa? Abay, nasa inyo yan. Pero Lola, intindi mo na kapag ito'y 3,000 lamang, itong sa number 3, eh, bokya ka. Tapos ng usapan. Naintindihan nyo yan? Okay na. Mga 5,000 na lang po. Sure ka? Opo. 5,000. Okay. Director, lusot 5,000? Pasok, 5,000. Now, Lola, pag ito'y 5,000 at umorder ka pa, lampas ka, mababaliwala. So ngayon, susugal ka ba? Hindi. Sugal po, susugal po. Matapang nga talaga ito. Magkano order mo? Magkano po ang deal ko? Magkano po ang bibili nyo? Mga 20 po. Wow! God damn! I like this. I like Lola. Lola! Sure ah? Thank you po. Para saan? Para saan 20,000? Pangbili ko ng maintenance sa gamot ko po. 20,000! Huwag muna ibebel. Sige, pagbili natin. Ano pa Lola? Tingnan natin. Bilis! 50,000, 50 minutes. Bilisan mo. Sige, huwag natin paring. Sige, laruin natin to. Sige Lola, bilis! 20,000. Ano pa? 20,000. Pambili ng gamot ko po at saka pangdagdag sa tintahan ko po. Magkano? Mga 20 pa. 20 pa! Okay, sige, 50. Bilis, 30 seconds. Ano pa? 45. Bilis! Pambili po ng gamit ng mga apo ko. Magkano? Mga 30 po. 30! Okay, sige, bilis. Ano pa? 75. Pangbili po ng mga gamit ko sa bahay. Ref po. Magkano? Mga 20,000. 30,000? Opo, 95. O, sige. Ano pa? Tansyahin mo, pag lumampas to sa aloy. Ano pa? Pangbili po ng... Wala na. Nag-stop na. Opo. Okay. Nilaro natin to.
Sandali lang, wala, wala, walang bell dyan, walang bell. Wag, wag magbe-bell dyan. Wag. Wag. Wag kayong magbe-bell dyan. 95,000, Lola. Okay. Ha? 95,000. So, opo. Kung ito po 109,000, so 95,000 panalo nyo. Hindi nyo kasi naubos opo. Eh. Pero kung ito ay 5,000, sorry Lola, bokya ka. Itlog. Okay lang po. Okay, okay lang, matapag talaga si Lola, no? Okay saan po, taga saan po kayo, Lola? Anong probinsya kayo? Sa Manila lang po ako. Manilenyo talaga si Lola, matapang talaga. Lola, ba't matapang kayo? Kailangan po para makasurvive sa buhay. Aww. Wow! Galing ni Lola. Okay. Ano, kailan, anong po. Birthday niyo po, Lola? September 6 po. September 6. Sa palagay niyo, Lola, ito ba ay lucky day niyo o medyo malas ng day niyo? Palagay ko po, lucky day ko po. Kasi ba- gusto ko pong makatulong sa ibang tao. Ah, bakit, Lola, yung itong pinalo niyo na, oh, itong 95,000, itutulong niyo kung sakasakali? Opo, tutulungan ko po yung isang dati kong katrabaho na nasa Bohol po. May sakit po siya ngayon. Ay, kaya... Nangako po ako sa kanya na pag may pera po ako, tutulungan ko po siya. Ano pong work niyo dati, Lola? Dati po akong sekretary sa Candy Factory. Ah, Candy Factory. Okay. Eh, yung pong po. Kaibigan nyo, ano pong trabaho na sabi nyo tutulungan nyo? Ano po siya, repacker namin. Nagre-repack po ng candy. Ah, kasamahan nyo. Bakit napakabait nyo, Lola? Kailangan po natin maging mabait at maging matulungin sa kapwa natin. Maski na walang pera, kailangan po natin tumulong. Okay. Naku, mapaiyak ako nito, Lola. Ganito na lang, Lola. Ganito na lang, Lola. Ganito na lang gagawin natin, Lola. Kung halimbawa, ito yung pot, itutodo ko na lang sa inyo. Although 95 lang, ano, ibibigay ko na lahat. Kung sakali man, pag ito'y naging bokya, bibigyan na lang kita ng 5,000. Kung sakaling bokya ito, bigay kita ng 5,000 para hindi ka na zero. Pero kung ito po ang pot, ibibigay ko na lang lahat. Sagad ko na 109. Okay? Opo. Ano sa palagay mo, Lola? May palagay po akong tutulungan ako ni Lord. Oh, nakatouch na. Okay, yung 3,000 muna, alisin natin 3,000. 3,000, okay. Tabi ka na muna, Ara. Ito na lang, dalawa na lang. Lola, nako po. It's either 109,300 or bokya. Pag bokya, Lola, akin yung wallet ko. 5,000 para magbigay ako ng 5,000 para i-ready ko na para makita ni Lola na ito yung bibiro. Kung sakasakali, Lola, meron akong 5,000 dito, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sige. Oh, 4 lang pala. Kuha ko lang pa isa. 5. Okay. Okay, Lola. 5,000 or 109,000. Ready ka na, Lola? Ready na po. Ano man tawag nyo sa greenies pag ginaganon, pag bagong bin? Pampabuenas, pampabuenas. Okay, Lola, ready na? Yung drummer. Ito na bubuksan, 3 lang bubuksan, ha? A 1, a 2. Lola, ikaw sumigaw ng open, Lola. Pag sinigay mo open, open niya. Sige, sigaw, Lola. Sigaw. Sigaw mo. Hindi, sandali. Drum, stop na drum. Drum, drum, drum. Drum, alisin yung drum. Wala nang drum. Lola, sabi mo open. Sesame. Open. Sesame. Open sesame. Boom! Thank you for I don't Lola! Salamat po! Thank you for Lord and the prayer! Thank you for Lord! Lola, masaya kayo? Opo. Oh, di ba Lola, dahil matapang kay Lola, nakuha niyo yung style, opo. Nakuha ni Lola yung technique. Opo, salamat po, Idol Rafi. Lola, ba't kayo pumalit? Kanina, number one kayo. Bakit kayo nag-switch all of a sudden? Ano po yung pumasok sa inyong isip? Ba't kayo nag-change last minute? Pero parang may bumulong po sa akin. Oh. Na mag-change ka sa number three? Opo, opo. Kasi sa number one na si Lola, eh, di ba?
pinakamababa sana, 3,000 sana. Ayun. Opo. Huh! Lola. Salamat po, Idol Rafi. Answer prayer po. 109,300 po. Ayun. Bago po mag 3 p.m., nandiyan na po yung pera buong-buo sa inyo. Walang bawas kahit na isang sentimo. Okay, Lola? Opo, opo. Salamat po. Huh! To God be the glory! At meron tayong accomplishment. Opo, opo. Meron tayong accomplishment report. Idol Rafi, natanggap ko na po yung pera. Nakabili na po ako ng grocery at gamit ng baby ko. At ito po natitirang pera, ibabayad ko po sa tubig at kuryente. Maraming salamat po sa Barley, ang ilang 66 sa vitamina, minerals at fiber. Parang Marikina, sumasaludo po kami sa inyo. Pero gulo kay Lola, no? Unang boss niya agad, 20 na agad. Parang may bumulong talaga siguro sa kanya na, sige, todo mo na dyan. Galing ng technique niya. O ha, nakita niyo na may technique si Lola. Alam niyo na, next time. At magbabalik pa po ang Idol in action! Kasi po ang dami niyang iniwan sa trabaho doon. Kung alam po nilang 20 kukuha sa amin. Sinasama ko po kasi siya, may nagpagawa po sa amin. Marites, po, may anak ko ba kayo ni Mark? Meron po. Ilan po anak niyo ni Mark? Isa lang po. Oh, okay. At sabi niyo, binaong ka sa utang nitong si Mark. Opo, marami po ako po. At saka picture, pong imitation pa ako na titistigo sa kanila. Magkano po yung utang? 1,000,000 po. Sa credit card. Pinaglaon niya po ako para makakuha kami sa sasakyan. Mapahay na yan. Alam niya po may asawa sa sakyan. Pinatutan niya po yan. Nilandi niya dahil alam niya po may pera siya. Marami okay. Po ako proof sa kanila sa Facebook. Sinend ko na po sa inyo last year po. Sana punta po 1,000,000 sa sakyan. Anong klase sa sakyan ko? Opo. GL Grandia po. Ginawa sa dyan sa babae na yan. At saka po 70 years na nakahindi kung wala sa babae. Hindi po okay. Ma'am, may asawa ka, di ba? Sabi mo, alam niya opo, na may asawa ka. Opo, matagal na po kami hiwalay. Ah, hiwalay na kayo. Okay. Marami na po siya naging asawa at saka anak. Kahit pang babae. Okay, sandali lang po. Sir Mark. Opo, Sir Rafi. Lumilito na parang ginamit mo siya para mahututan. Base sa kanyang mga sinasabi. Hindi po sa ganun po, Sir Rafi. One kasi million, yung 1,000,000 na po, tama? Naiwan po sa kanya po yun. Nandun sa kanya? Opo. Na ibenta na po yun. Nasa kanya rin po yung pinagbayaran. Okay. So, bukod pa sa sasakyan, ano pa yung mga utang? Wala na? Siguro yung mga expenses po, Sir Rafi, siguro. Okay. Pero yung sinasabi niya, 1,000,000, yun po yung sa van po yun na nilaw. Na ibinigay naman sa kanya? Opo, nasa kanya po. Siya pong nag... Yung anak niyo po sa kanya, paano yun? Hindi mo rin sinusuportahan? May anak daw po kayo? Sa ngayon kasi, Sir Rafi, pandemic, walang pa-sulput-sulput lang po yung work ngayon. Bali, yung work na sinasabi niya, tinatapos ko naman po yun. Kaso, iniiwasan ko po kasi pag nag-horamentado kayo, sir. Yan, kagaya niyan, sinasaktan niya ako. Iniiwasan ko, umiiwas lang po ako sa ganyan. Kasi ang gusto ko, maayos kaming mag-iwalay. Sir, mali talaga yung ginawa ni Marites, okay? Maling-mali, kahit yes. Saan anggulo tingnan. On the other hand, kung isipin mo rin, meron palang pinagugutan to ng kanyang matinding galit. Kaya dahil, inakala niya na ginamit mo lang siya. Aminado naman po ako doon, sir. Yung inyong anak sa kanya, pinabayaan mo, ngayon meron ka ng bago, ngayon ang sinusuportahan mo, etc., etc. So, may dahil lang pala yung panggagalaitin niya. Pero mali pa rin yung mag-iskandalong ganon. Opo. Di ba, sir? Okay. Hello po, Ma'am Marites. Opo. Mali pa rin yung ginawa mo na manakit ka at lumusob ka ng bahay, na may bahay. Pwede ka kasuhan dito ng trespassing. Tinakbo nga rin po ako sa medical, sabok po yung ulo ko eh. Mali, ma'am, kahit na, lumusob ka eh, sa bahay na may bahay. Pwede kang kasuhan ng trespassing. Pangalawa, habang nananakit ka, nagwawala ka, meron palang bata doon, minor de edad, child abuse, yun ang kaso mo. Hindi po kasi, sir, pag gusto po pasundo ng babae, wala, nakashort lang yan, nakasando. Kahit gusto niya bumalik sa akin, hindi makabalik dahil wala siyang pera, ayaw siya pakawalan ng babae. Ayaw siya pakawalan? Okay, opo, sige. Joy, totoo ba na gusto nang kumalas ni Mark sa iyo at pinipigilan mo lang? Gusto na bumalik ni Sir Mark kay Ma'am Marites?
Idol, kung makikita niyo po sa mga video, hindi po kasi ako yung tipo na nagpipilit at hindi din po kasi ako eskandalosa para gawin yun na ipilit yung sarili ko dito kay Mark kasi ako po ang Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Makakausap naman po natin si Ma'am Louie De Mafelis. Ang kanyang reklamo, ho! BP Waterworks Incorporated, yung bang malak kape na, mukhang kulay kape na yung tubig at may mga uod. Pasintabi po sa mga kumakain ha, kasi itong mga pag-uusapan namin, medyo nakadiri po ito. Kung mahina po sikmura nyo, baka bumaliktad. Ma'am Louie. Yes, good morning po. Good morning. Rafi. Okay, ilang residente po kayong apektado dyan, dito po sa problema sa tubig dyan, sa inyong lugar, madam? Sa DHPR 1 po, around 2,000. Oh. At saka dito po sa amin sa DHPR 2, estimated 2,500. Kasi ano po? Wala po yun. Opo, nakakausap niyo po itong BP Water Works. At kung nakakausap niyo, ano pong sinasabi sa inyo, madam? Opo, nakailang meetings na po kami since last year pa po. Last year pa? In fact, opo. Ano pong sinasabi nila? Last year po. Ano pong reason nila? Bakit? At saka ba't, anong action ginagawa nila? Kung meron man. Yung action lang po na ginagawa nila, flushing, maglilinis ng tangke. Okay. Na para maano yung, kasi may mga bloodworms, nakikita nyo naman po dyan yung, ano, yung pinadala namin mga reklamo ng homeowners na talagang marumi. Okay. Yun nga po, ito, nakikita ko ngayon sa TV screen, o yung tubig na lumalabas, ang itim na, parang kape, parang tsokolate pa nga. At may mga uod-uod pa. Tama po. At marami po dyan sa inyo, nagkakasakit na rin po sa balat. Tama po. Okay, at pakita natin mga picture ng mga nagkakasakit ng, sa balat, ng mga residente dyan. Ayan, mga kiti-kiti. Ayan, oh. Okay, ano na pong reason bakit daw ganon kadumi yung tubig, ma'am? Anong sinasabi nila sa inyo? Yung unang sabi nila, mag-install po sila ng multimedia filtration system para maayos po na ma-filter talaga yung mga dumi na pumupunta sa lumalabas sa mga gripo namin. Pero nakikita nyo naman, hindi po yan effective. Kasi hanggang ngayon, namumblema pa rin po kami. Okay. Sandali po, mama. Nasa linyang telepon si Chris Torres, Operations Regional Head ng BP Waterworks Inc. Magandang hapon sa inyo, Chris Torres. Morning din po. Hello, Chris. Yes, sir. Okay, alam niyo na po, dahil lang kung ba't kami napatawag, ito pong tubig na parang putik na po dyan sa inyong lugar. Kagagawan po na inyong pong kumpanya. Bakit to, sir? Ginagawa po namin paraan po yan na may medyo matagal na po. Bago lang po kasi ako dyan. So, ngayon, ginagawa po namin, nagpa-flushing po kami. Gagawa po naman ng filtration para malinis po ang ating supply. Pero 1 year ago pa, sir? Hindi ko po masasagot yung 1 year ago kasi nung September lang po ako. Okay, sandal po, pupita. Sir, ha? Sandal, sir. Kausapin kayo ni Miss Louie. Ma'am Louie? Yes, po. Kausapin niyo po siya. Sabi niya, ginagawa niyo din ang paraan. Are you satisfied dun sa answer niya? Go ahead po, Ma'am Louie. Kausapin niyo po siya. Siyempre, hindi po. Actually po, yung problem talaga na existing since 2016 pa. Okay. 2016 pa. Na maraming complainants na. Oh, 2016 pa pala, Chris. Yung DHPR 1 pa po, pa lang po, wala pa po yung DHPR 2. Meron na talagang problema. Okay. Chris. Yes, sir. Eh, 2016 pa. Nandiyan ba si Mayor? Kausapin natin si Mayor. Kausapin natin Mayor nila. Mayor Luigi Goriceta ng Pavia, Iloilo. Mayor, magandang umaga po. Sir Rafi, good noon sa inyo at sa lahat na nanonood ng programa niyo. Opo. Sir, baka kayo pong makaresolba nito. 2016 pa itong problema ng tubig sa inyong lugar at nagkakasakit na po yung mga constituent niyo at puro pangako na lang po itong BP Waterworks. Ano po ang pwede niyo maigawa at tulong, maibigay na tulong dito sa inyong mga constituent, sir? Actually, sir Rafi, no, yung coordination natin sa BP Waterworks and the Philippines Water, yung source na kanilang water supply. Opo. Regular na tayo ng monitoring and updating sa kanila. Opo. At meron silang action plan na ginawa na sinabi sa atin
So, a bit by bit, pinagawa na po nila yung mga intervention, nagdalaga na sila ng mga filters. Pero Mayor, ang sinasabi po ng mga residente, yun din daw po ang sinasabing aksyon na gagawin, filter, maglilinis, pero yung pa rin yung problema, hindi nagbabago, so baka meron pa talaga ibang problema na hindi nila nakikita. Baka pwedeng i-shut down muna ito, I don't know, at the same time, mag-provide muna ng free water supply, kayo po, through LGU at saka itong kumpanya, kaysa naman may tubig nga, pero nagkakasakit naman yung mga tao, di po ba Mayor? You agree? Yung ano yung tenant developer sa Rafi, ito open naman for ibang water supplier eh. Given a private subdivision po ito, hindi pa na-turnover sa LGU, no? So under pa sila ng developer nila, which is yung 8990, yung DECA. So nag-suggest ako, no, na possible kaya na mag-anap sila ng ibang supplier ng tubig, no? And they're also open with that. So, baka mag-start sila ng phase 1 lang. Sorry, Mayor, hindi ko masyado intindihan sa... Hindi naman daw kaya ng nung isang water supplier na lahat ng homeowners ay masupplyan nila, no? So, they are also frank na face by face na muna. So, sorry, baka yung phase 1 muna. So, what you're saying, Mayor, kasi ito po yung private supplier po, sila. Ito pong BP Water Works, they're private supplier, so dapat ang responsible dito, yung pong subdivision na kung saan... Hello, Mayor. Mayor. Hello. Yes, Sir Rafi. So, ang sinasabi niyo po, Mayor, private supplier po itong BP Water Works sa subdivision ito. So, dapat may paugnayan itong mga kumpanya sa may-ari ng subdivision developer. Yun ba? Sorry po, ulit, Sir Rafi, kasi parang... Kasi kung tama pagkakarinig ko, parang sinasabi niyo po, since yan ay... private concern, meaning ang may-ari ng tubig, okay. Ma'am Louie, Chris Torres. Yes, ma'am. Chris, ganito pong gagawin namin. Pupunta po kami dyan, siguro magkaharap-harap kay Mayor at kung sino pa po yung mga kinukulan na pwede hong tumulong para ma-resolve ito dahil yung pagsabi niyo palagi nililinis, pinipilter, yun ang yun pa rin eh. To, meron talagang problema dyan, yung pinakaugat na problema, yun natutumbok, kaya hindi ma-resolve itong pong problema. Di ba? Chris? Actually po, may ginagawa pa kami ng panibagong paglilinis po dyan. Gumagawa po kami ng flushing. Ang ginagawa namin per block na po ang ginagawa namin para malinis po namin yung mga linya. Meron po kaming tanker na mayroong pump. So ipapump po namin yung tubig na para malinis po yung aming linya. Per block po ito, per block. Hindi ko gaya nung dati na per area. Okay. Opo. So ngayon po, ongoing po ngayon yan. Ongoing. Starting po nung Monday, hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yan hanggang malinis namin yung lahat ng... areas po. Apo. Inuna po namin yung PRR2. Then, pagkatapos po niyan, lahat po ng dadaanan namin, lahat. Apo. Sir, lahat po. Okay, Sir Chris, hanggang kailan niyo po gagawin to? Hanggang kailan matatapos? Hanggang malinis po. Hanggang malinis po lahat. Hindi, pero may timetable ba, sir? After 2 weeks na nagawa na lahat? Or after kasi a month? Po, ang ano namin dyan, ang timetable po namin sa PRR2, mga 1 week. Okay, sige po. So, pwede namin kayo babalikan after 1 week and hopefully, naayos na po itong problema. Sige. Opo. PRR2 lang po ito, 1 week. Sige po. Kasi itong si Miss Louie, taga PRR2 kayo? Opo. Okay, sige. Ma'am, after 1 week, today is Thursday, babalikan namin kayo by Thursday next week. Kapag ganun pa rin po yung problema, then pupunta kami ng Iloilo, magpapadala kami dyan ng crew at harap tayo sa mayor at kung sino-sino pa mga authorities dyan para tingnan kung ano talagang problema. Okay, ma'am? So, Sir Chris, ma'am, sorry ma'am, wala tayong oras ma'am. Sir Chris, Thursday, babalikan namin kayo. Ma'am, Thursday po, nandito po kasi ako sa Manila ngayon, nasa seminar po ako, by Monday po pwede po. Sige po, babalikan namin kayo. Hopefully, may nangyana. Kapag hindi, then may problema kayo, okay? Sige, huwag mo pa ang telepono, Ma'am Louie at Sir Chris, kakausapin kayo ng aming staff, okay?
MJ, anong sabi ng netizen? Grabe, idol, sabi nila, anong petsa na? Grabe, bakit hindi pa raw nagagawa ng paraan si Acid Elia? What? Water supply o uod supply? Water district o kitikiti district? Ano ba yan? Si Jenny Ann Gale, sabi niya, Mayor, gawa mo ng paraan. Malapit na yung eleksyon. Ha, 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 peace. At eto, sabi pa ng iba, no, napakaraming tubig na sayang, sabi ni Michelle Capriccio. Pero eto, idol, sinasabi nga nila Maribic Manzo, bingi-bingian lang si Mayor. Ilang taon na raw dapat, ano daw, ano, basic human right daw ang access to clean water. Ganun pa nalalaman ng ating mga keyboard warrior. Yun ang sinabi nila, kaya hindi nila matanggap ang nangyari sa sitwasyon dito sa reklamo na ito, idol. Back to you po, dyan sa studio. Salamat, MJ Marfore, at magbabalik pang idol in... action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Sa Cavite, nasa bahay po ako, buntis ako, nananahimik po ako. Hindi po totoo na pinipigilan kong umalis yung tao to para magsama sila ulit. Ako po ang pinupuntahan. Okay, very clear. Hindi ko po pinipigilan tong si Mark kung talagang gusto pa niyang makisama, okay, kay Marites. Sandali po, Mama. Pagbigyan natin na makausap ni Marites one more time si Mark. Sir Mark, usap muna kayo ni Mama Marites. Sige po. Kung meron mga mga isa-settle, settle natin ng maayos. Huwag na yung mga harassment na ano, maraming nadadami. Huwag na lang mandami ng iba. Tayo lang may problema. Dapat tayo lang ano, mag-aayos nun. Huwag ka na mandami ng iba tao. Dapat pag-usapan na lang natin amicably. Okay. Wala rin siya marinig. Okay. Tawagan si si Ma'am Marites. Wala rin siyang marinig. Alright. Sir Mark, kailan pa kayo naghiwalay ni Marites? Last year po. Last year pa. Kailan nangyari yung panlulusob niya? July 19. Was that the first time o ilang beses na yung paulit-ulit? First time po yung na pumunta po siya doon sa bahay. Okay. At ngayon mayroong mga pananakot na ulitin pa niya yung kayo ay lulusobin, kaya nasumbong na kayo sa amin. Kaya nga po, ang gusto ko po kasi, Sir Rafi, ayusin namin ng, ano, yung pag-usapan ng maayos. Ayoko nang nadami pa nadadamay, mga nanay ni Joy, parents na kamag-anak. Naintindihan ko yun, sir. Ma'am Marites, sige, kausapin mo na si Ma'am Marites, Sir Mark. Go ahead po. Ayusin na natin ng maayos. Wala po siya, audio. Okay. Tawagan ulit natin si Marites. Joy. Opo, Sir Rafi. Alright. Naunawaan ko po yung kayo po'y buntis at kitang-kita naman po sa inyo pong demeanor, sa inyo pong pananalita. Tama nga po talaga na hindi kayo iskandalosa, hindi kayong tipong iskandalosa. Kayo po ang isang taong na mahinahon po. Okay, ang pag-uugali. Nakikita naman po. However, pagsabihan nyo naman po din itong si Mark na huwag kalimutan yung anak niya doon kay Marites. Ano po? Totoo po. Yun po ang gusto namin mangyari, idol. Ang kaso po, araw-araw po sa totoo lang, ang pagtitext po niya sa magulang po na wala pong kasalanan, pati po ang baby ko na 3 months old, pinost niya po online para lang po sirain ang buong pamilya namin. At sabi niya po, hindi po talaga siya titigil hanggat hindi kami naghihiwalay ni Mark. Ano po ba ang karapatan niya para sirain kami na kami naman po ay nagmamahalan talaga? Okay. Kasi kung tutusin po, Ma'am Joy, pwede ka magsampa ng kasong trespassing kasi ikaw naman palang may-ari ng bahay, yung paglusob ganun niya. Na nga po. Pwede ka magka-file ng kasong child abuse, di ba? Ganun na nga po, idol. Mm. So, kaya natin ayusin to, ayusin natin kasi kahit papaano, itong si Mark ay tatay pa rin ng anak ni Marites. Totoo po. Sige, Ma'am Marites. Hello. Mag-usap kayo bigyan kita ng 3 minutes, kausapin niyo po si Sir Mark. Baka pwede natin pag-ayusin to. Go ahead po, ma'am. Ako malakas sa loob, magreklamo. Ayusin na natin. Daw na natin sa inyo. Kaso, kakasuhan kayo dalawa ni Kyra. Siya kakasuhan niya kayo kasi nasira ang buhay niya. Hindi na nakapag-aano yung bata dahil sa inyo. Nagpapail na siya ng kaso. Makinig ka muna. Akapal na mukha niyo kayo na sumirap sa buhay ko. Tapos ganyan kayo. Akapal na mukha mo, babae ka. Hop mo! Sumbong na dala. Basta alam niyang tama. Di makakasama mo siya. Okay. Well, dito na tayo sa ating second round. At nakuha na kanina. 107,000. Balik tayo sa 10,000. 5,000 at 3,000. Eh, pera pa rin yan. Huwag kayong parang... Pera pa rin yan. Okay, tawag na tayo. Tawag na tayo. Okay. June! Sir June! Yes, sir! Idol Rappi! Yes, sir! Okay. Yes, anong sir! Anong envelope, sir, gusto niyo? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Alin po? Anong envelope? Wait lang po. Sir, sige pa tayong TV.
Hoy, ingay, ang dami namin, sir. Palinsan na po, ang dami namin. Okay, mga bata lahat. Pakipatay TV po, sir. Sir Jude. Taga saan ka, sir? Taga saan ka, sir Jude? Ah, Jude. San Mateo Rizal, sir. San Mateo Rizal. Okay, sige. Anong envelope, sir? Sir Jude. Sir, pwede makahinging clue? Makahinging clue? Sige, 2, 3. Reaction. Ayo. Oh! Ang kainin na kinabata. Okay. Nakita ko. Ano ba yun? Number 2. Sir John! Baka tama ang kutod mo. Di ba at lakas ang loob lang ang kailangan mo? Pero wala ko kinito kagabi. Taxi driver ako. Okay, number 1. Jun, kung gusto mo na maagang regalo, ako ang piliin mo. Okay. Yahoo! So, parang yun, alam mo na kung nasa number 3. So, 2 and 1 na lang siguro. Ikaw, bahala ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apo. May 3,000 dyan at may 10,000. Ay, sir, ayuda 3. Ayuda 3 na lang para sigurado. Para na, bibigyan na lang natin sa iyo. Okay na yan. Bigyan na 5,000. Panalo ka na. Bonus lang. Pagpuklan niya ang buwan. Thank you. Salamat mo. Okay. Ano saan ang pipiliin niyo, sir, kung hindi nagkamali? Itong si ano? One sana. 3,000 ka sana, at least. Pasalamat mo kayo, sir, kay Yumi. Pasalamat kayo. Ay, Yumi, ganda-ganda mo. Salamat. Okay. Sige. Sir, bago mag-PPM, nandiyan na po yung inyong 5,000. At meron tayo accomplishment report. Hello, Sir Rapi. Natanggap ko na po yung aking napanalo ng ayuda. Ito po ang aking pinamili. Sinabi ko pong bigas sa 2,000. At ito po yung 3,000 natitira na pambahay po sa kuryente. Maraming salamat po, Sir Rapi, at sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming 66 sa vitamina, minerals, at fiber. Maraming salamat po. Real Quezon, sumasaludo po kami sa inyo. At magbabalik pa po ang Idol in Action! No, cut. Off air. I-off natin ang audio ni Maritz. Off natin. Gusto ko yung napapakinggan niya tayo pero hindi siya makapagsalita. Ma'am Maritz, foul po yung sinabi niyo, okay? Foul po talaga yun. Ma'am Maritz, ganito na lamang po. May kasalanan si Mark, totoo yan. Pero may kasalanan din po kayo. Kung kayo po magdidimandahan sa korte, baka kakamot lang ulo dito yung piskal at yung judge. Dahil patas o kami problema. Ang maganda na lang ito, mag-ayos na lang kayo and then tanggapin nyo na lang po, Ma'am Maritz, the fact na meron ng bago itong si Mark. However, ako po ang gagawa ng paraan para masiguro na yung anak nyo sa kanya ay hindi madidihado na dapat masuportan. At agree naman dito si Joy, yung bago niya kinakasama. Tama ba ako, Joy? Tama po, Idol. Ayaw lang po sana namin ng gulo na, Idol. Ang dami pong nadadamay. Okay. Naguguluhan na din po sila. Okay. So, Ma'am Maritz, pag-ayusin namin kayo sa barangay, magpipirmahan, we will make sure na matutupad yon. Imo-monitor namin. Okay? At wala nang gulo, wala nang pakialamanan, at wala nang munang post sa social media. Okay ba sa inyo? Mark, enjoy. Opo. Okay. Sa iyo, Ma'am Maritz. Bayaran niya po lang ng utang na ginawa. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Round 3 tayo! Ayuda, portion, hatid pa rin sa atin ng IM World, distributor ng Amazing Pure Organic Barley. Ayun. Ngayon, 10,000, ilan na?
15,000 na ngayon, tumaas taas. Okay? Sige, dahil na tayo. 15,000. O, huwag na magkamali. Pag, you know, gaganon nyo, pihit nyo pa. Kabila. O, sabi nila, bawas na sweldo. Hindi. Okay lang yon. Okay lang yon. Okay, hindi naman yung sinasadya. Sige, sino ang denial mo? Si Florence. 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 Nasaan ka, sir? O, ano nangyari? Okay. Mukhang swerte. Si Lola, swerte. Tapos yung isa, swerte. 5,000 giveaway. Taxi driver. Tama lang kasi hindi daw siya nakapasada kagabi. Pero ito na yung swerte niya. Puro swerte. Malam mo ito ngayon. Swerte rin ito. Tatawag natin. Ay, hindi siya swerte kasi hindi sinasagot yung telepono. Meron pa bang iba? Ha? Wala. Hindi niya swerte ngayon. Hindi niya swerte. Pero naging bato pa. Okay. Sino ito? Tatawagan natin. Ah, para hindi mag-ubos sa oras. Sige. Number 3. Sige. Opo. Okay. Oh, sandali lang. Si Erwin. Ayan. Erwin. Baka Erwin kapatid ko yun. Mayaman yun. Erwin okay. Ha? Erwin Norias. Kala po si Tol Erwin. Erwin Norias. Okay. Erwin! Hello, Erwin? No. Pa! Anong envelope gusto mo? 3, 2... Taga saan ka, Erwin? Sir? Nasa ano po? Ma'am. Nasa... Ato po sa Pekchay sa umaga. Ma'am, pakibilis, ma'am. Ikaw na lang maglaro. Ma'am, ikaw na lang. Ma'am. Hello, hello po. Hello po. Okay, taga saan po kayo? Pantalo po, taga sa... Saan? Ma'am? Albay po. Albay. Sige, Albay. Anong envelope gusto niyo, ma'am? 3, 2, 1. 2. 2? Okay, sige. Crew muna kami. 3, pakita mo. Ayun na, kahit di mo birthday, dito kay Idol, araw-araw may regalo. Okay. Yahoo! Yung nga, parang nanghina ka na eh. Na-discourage ka na agad eh. Okay. And then 2. Ma'am! Sigurado ka na ba sa akin? Basta, hindi ako nagsisinungaling. Wow! Okay, tingnan ko nga. Tingnan ko. Okay. Next. Oh, araw. Ah! Oh. Ate! Sige na, ate, piliin mo na ako. Okay. Sige. So ano? Ano po? Ma'am. Ma'am. Ano pong number? Ma'am. Salbay to. Hello po, ma'am. Opo, opo. Anong number? Number 2. Number 2. Sige po. Number 2. Sige, bili na tayo. Tingnan ko ulit. Okay. Sobrang talikod ko na yun. Number 2. Sige ma'am, umpisa na natin. Mamalingke ka, mag-grocery or babayad ng bills? Ito ko lang. Sige ma'am. Sige. Ano po ang una niyo bibilin? Ito lang po magkaroon ng sariling tindahan. Tindahan. Magkano? Gusto ko lang po mapatapos yung bahay ko kasi po nasira ng bagyo. Sige po. Magkano po ma'am ang gusto niyo bibilin para sa tindahan? Okay na po yung 5,000, sir. 5,000? Sandali lang, ha? Sandali lang. Lumunda ka agad sa 5,000. Sigurado ka. Okay po, sir. Sira-sira po yung bahay namin. Gawa okay. Po nung bumagyo. Opo, ma'am. 5,000. So, kung 5,000, sira-sira po yung bahay nyo, 5,000. Sigurado opo. Ka, kasi pwedeng 3,000 to. Pag 3,000 to, bukya ka na agad. So, sure ka, ha? Okay lang po, sir. Basta po meron binigay ni Lord. Okay, okay na sige. Po doon. 5,000 direct. Aba! Okay. Now, ma'am, tuloy yung stop kasi pwedeng 5,000 to, pwedeng 15,000. Yung 3,000, tabi na? Sino 3,000? Alis? Okay, opa, tabi na si Ara. Ngayon, ma'am, tuloy yung stop? Tuloy yung stop? Tuloy po, tuloy. Tuloy. Aba, ang tatapang ng mga tao ngayon. Yan ang gusto ko. Okay. Sige. Anong bibilin mo? Gusto ko lang po magkaroon ng sariling tindahan tsaka po matapos po itong bahay opa, namin. Ma'am, hanggang 15,000 lang ha. Pag sumabro ka sa 15,000, bokya ka rin. So magkano ulit? 5,000 ha? Opo, okay na po. Magkano po yung sunod? Pwede rin po, kahit 7,000 lang po. Basta po matatapos 7,000. Itong bahay. Sige, 7,000 ha? Wag, direct, wala muna. 7,000. Ilan na? 12,000. Ano pa? Huwag ka lang sumabri ng 15, kung sakali 15 yan. Akin ang walat ulit. Ano pa? 12,000. Ano pa? Ma'am?
Tuloy? Tuloy po, tuloy. Bilis. Po. Ma'am, bilis. Ano? Tuloy po, sir. Tuloy sige po, po. Anong bibili nyo, ma'am? Anong bibili nyo? Mga bubong po dito sa bahay, tapos po magkaroon ng sarili. Magkano? Ay po, 8,000 o kay 7,000 na kayo na po. Wow. Sumusobra ka, ma'am. Wag. Ako, hanggang 15 lang tayo. Opo. Naka 12 ka na. Sige, 3,000 lang po natitira sa inyo. Tinuturuan kita. So, bibili ka ng 3,000. Opo. 3,000. Opo. Para sa inyo 3,000. Opo. Yung 3,000 po para po sa panggansa at vitamins ng anak ko. Okay, sige. 15,000. Stop the clock. 15,000. Stop the clock. So, ma'am, 15,000 or 5,000 ito. Okay? Opo. Opo. Now, bibiliin ko na lang ng 5,000 or okay. Or tuloy mo pa rin. O, 5,000 cash, sigurado? O, itong opo, 3? Opo, okay na po yun, sir. Basta po, magkaroon lang po kami dito. Kasi po, wala talagang trabaho yung asawa ko. Ano po trabaho ng asawa niyo, ma'am, dati? Dati po, ano, construction po yung trabaho niya. Ngayon po, natigil kasi po, nag-lockdown. Ah, kayo po, ma'am, anong trabaho dati? Dati po, sales lady po ako. Ngayon, nasa bahay na lang po kasi po, buntis po ako. Tapos yung bahay niyo po, nag-iba sa bagyo? Opo. Yung po, nagbagyong okay, ano, nagbagyong tisoy. Ah, sige, ma'am. Bibiling ko na lang ito ng 5,000. Okay na po yan, sir. Malaking bagay hindi na nga, yan. Hindi nga, ma'am. Ma'am, hindi na niya intindihan. No? Gusto mo yung envelope to, bibiling ko na lang 5,000. Kasi envelope to, pwede itong 15,000 o bibiling ko na lang 5,000. Huwag natin buksan itong envelope to. Bubuksan natin envelope to o 5,000 na lang? Malakas po kasi yung pakiramdam ko dun sa envelope na ano, mas malaki may tutulong sa amin. Ah, malakas ang kutob nyo. So, ibig sabihin, ayaw mo ng 5,000 ko, so gusto mo yung envelope? Ayaw. Sige, ayaw mo. Ayaw po, sir, tul po. Mukhang yung mga tao ngayon, mukhang matatapang mga tao. Sige, mama, ito na, 15,000. Sige na natin. Bokya ba si ma'am o panalo? So po. One. Ma'am, sabihin niyo po, open. Sabihin niyo, open. Open po, open. Pang! 15,000. Panalo! O, oh, di ba, ma'am? 15,000. Alam ko naman pong malaking bagay yung may tutulong sa akin. O, oh, di ba, ma'am? Pero maswerte kayo, ma'am, ha? Talagang napili niyo 15,000. Lahat ng tao ngayong araw na ito. Grand, tuloy-tuloy. Yung isa naman, nabuksan pa agad. Okay, see. Ma'am, naiyak si ma'am. Sandali. Director. Ma'am, naiyak kayo. Ba't kayo naiyak, ma'am? Sir, kasi po, kung makikita niyo po yung bahay namin, sira-sira po talaga. Tapos wala pang trabaho yung asawa ko. Okay. Ganito pang gagawin ko, ma'am. Ganito ang gagawin ko. Ita times 2 ko na lang. Gawin ko na lang 30. 15 dito. Share na lang po ako ng 15 dahil nasira yung bahay niyo sa bagyo. At alam ko naman dyan sa Albay, tinamaan kayo dyan. Ang dami sa inyo na wala ng bahay dyan. Sige, 30,000 ma'am, mamaya. Bago mag-tipia. 30,000. 15 dyan, 30 sa akin. Ah, 15 sa akin. Okay. Bago tayo magtapos, may mga pabati na tayo dyan. Siya, Marcia at MJ. Congratulations, Rose Dolentas. Nakakakasal lang a few days ago. Congrats, wow. Si Rose. Congrats. And, yes, and of course, later, sa totoo lang, yes. Kasama si Chiang Marga Vargas po. 6 to 8 p.m. 1 p.m. And Celebrity Top 10 po sa 1 News 4:15 p.m. Clinica Flavier sa Linggo po, 10:30 to 11:30 ng umaga. Susunod na lang si Outloud sa TV5 at Shell Coins sa mga balita magpapabusog sa inyong kalaman sa Signal Channel 1. Tandaan, magmask, maghugas ng kamay at lagi tayong mag-ingat. Pilipinas at MJ at Chiang Marks. Hey! At ito na tayo! Action!